kasaysayan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Ating tatalakayin sa 11th edisyon ng editorial Illustrated in Politics and Sports ang mga pinakahuling kaganapan sa naturang mga larangan. Sa isyong may kinalaman sa politika, ang Tribu Maharlika ng Pilipinas na isa sa instrumental na pagkahalal na PBBM at VP Sara bilang pinakamataas na lider ng bansa ayon sa pagkakasunod. Sila ay marugtog na nananawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na isama sa prioridad ng kanyang administrasyon ang implementasyon na ng matagal ng naisabatas na IPRA Law RA 1837 of 1997 para sa kapakanan at karapatan ng milyon-milyong tribo Maharlika sa buong Pilipinas. Ang IPRA Law ay ang Indigenous People's Rights Act RA 1837. Sa pamamagitan ng ating platform ay nais nating iparating kay PBBM ang kanilang higit 3 dekada ng hinaing. Abangan! Kahilingan ng Tribu Maharlika ng Pilipinas kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hangad ay madinig kaagad. Dito, please run. Paano nga dyan? Volunteer po sa isang Christian. Maraming salamat, sir. Makinig po tayo sa ating kapatid na magbibigay ng mensahe mula sa matamis na pangalan ng ating dakilang Diyos. Yes, Lord. Nagdaos na kanilang sariling Thanksgiving at Victory Party ang malaking grupo ng World United Tribal Maharlika Beneficiaries Federation Incorporated para kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ininaos sa Mendez, Cavite kamakailan. Okay. Sobrang papasalamat po ako kay Chairman Abagdan na ako po ay kinuha po nila bilang mamuno o isa sa magiging ambassadress po ninyo international. Bakit international? Kung hindi po yung mamarapate ang trabaho ko po talaga international. So, I was engaged in the construction for almost 17 years. I'm running my own business for 17 years as a general contractor, builders, from, okay, design and build. 17 years, ako lang po, wala akong partner. Dumating po ang pagkakataon na dumating ang isang Israeli. Sa pamumuno ni Supreme Tribal Governor General Mario T. Camba, also known as Chairman Raha Alakdan Bulkan, founder Global President ng SWOIC, Umbrella National International Agencies, nagtipo ng mga opisyalis at miyembro sa Mendez, Cavite para sa okasyon upang iparating na rin ang kanilang boses at hinaing sa kanilang ibinotong Pangulo ng Bansa para sa kapakanan ng lahat ng katribo sa buong kapuluan na abot sa 10 milyon na butante bukod sa mga bata at youth sector. Kaagapay ni Chairman Alakdan si retired General Rodrigo Pabilion Jr. at lahat ng dumalo upang iparating sa Malacañang ang panawagang ipatupad na ang higit 3 dekada na nilang ipinaglalaban ang IPRA Law RA 8371 o Indigenous People's Rights Act of 1997 na kasing antas rin at kasabayan ng dalawang
na implementa ng Autonomous Regions Act sa Cordillera at Bangsamoro. Sabi na hindi namin kundi ipatupad na po ito. Implement po ito. Kasi itong ating gumunitain, yung sa Mindanao nakipaglaban ang Moro, ang Mindanao nung simula nung 1975 hanggang 1976 Tripoli Peace Agreement, ang Papa mo po si Ferdinand Edralin Marcos, yung isa sa mga idolo ko kahit bata pa ako, namulat po ako sa martial law kasi 1972 pinanganak ako martial law. Hiling din ng naturang nationwide organization kay PBBM na ang may tatalagang pinuno ng National Commission on Indigenous People o NCIP na isang cabinet position ay manggagaling sa kanilang hanay na tunay na maharlikang tribo na subok ang puso at dedikasyon sa pagsisilbi sa kanilang kinabibilangan. Kasi ito, this is a memorandum, circular memorandum number 2002-89, June 6, 2002. To all concerned local chief executive, Sangkunyan members, DILG, regional directors and other concerned. Subject, strict implementation of Republic Act number 8371. Or the Indigenous People Rights Act of 1997. This is an April law. Okay. Binubuo ng mga officials ni Chairman Alakdan ni na Reynante Camba, Board of Director COO General Devian Dobiason Sr., National Global Deputy for Project Implementer Rose Dupal Abastillas, Political Affairs Minister L.C. Arribal, Regional Director for A. Isabel Cuta, Regional Director CAR. Kasi mahal na Pangulo, mahal na Pangulo Bongbong Marcos. Nagtaka lang ako mula noon, mula na wala yung iyong amang mahal namin, ay hindi na kami nakakita ng kaayusan sa buhay namin mga tribo. Hindi na kami nakakita. At ngayon, nabuhay muli ang aming pangarap. Nabuhay muli ang aming pananaw. Ang aming siguridad na nagbalik ang isang Marcos na tigre ng Luzon. Ngayon, mga kasama, o ngayon, mahal namin Pangulo, nakiusap pa kumuli na kung pwede lang po, makapanayam ka namin sa buong aking kasamahan para may saliwalat namin ang aming mga personal na, na problema tungkol po sa aming sitwasyon bilang mga tribo mula doon sa Kaapihan, Pantarambong, pamamatay ng mga aming mga kasamahan, pang-aapi o lahat. Rosemary Pialago, Governor NCR North, Ferdinand Pialago, Governor Marinduque Tribal, Maria Gerly Gakutan, Tribal Mayor Malabon, Maria Rorizel T., Social Welfare Minister, Marlene Angelo BP, Director Regional 4A, Social Welfare Affairs Minister, by Maria Makiling. Nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagdating niyo dito. At ang busog na ba kayo? Pwede ba? Na po, isa sa pinakamagandang bagay na handog sa atin ng Diyos na kahit anong kayamanan sa mundong ibabaw ay walang natumbas. Ayun po ay ang oras. No? Sabi nila, time is gold. Sino po naniniwala? Time is gold. Kayo lahat. Ako po hindi. So kayo lang lahat, ako hindi.
Bakit? Bakit po, Supreme Dato Kaligasan, bakit hindi? Para po sa akin, time is more than gold. Villaflor Uvas, Social Welfare Minister, Ella Abap Balangay, Minister Taytay, Mila Joy Entusiasmo, International Ambassadress for Humanitarian Development, at event host Lorna Aquita, Land Acquisition Deputy Minister. Good afternoon, ladies and gentlemen. Mga katribo, mga opisyalis, narito po tayo ngayon sa ituturing na natin isang press conference para malaman kay taas, sa Malacanang, ang mabalitaan nila kung ano ang adhikain ng prestigyosong organisasyon ito. Ngayon, ito po ay World United Tribal Maharlika Beneficiaries Federation Inc. Incorporated. So, ibibigay ko po ang honor kay Dato Kalikasan na ipakilala ang mga narito sa table. Aking pong pinapakilala, unang-una sa lahat, aking sarili, upo sa Supreme Dato Kalikasan, ang Secretary General ng World United Tribal Maharlika Beneficiaries Federation. Ambassador Christine Guanzon, Tribal Ambassadress for Ecotourism and Special Envoy TN by Tala ng Silangan. Venancio Perey, Tribal Mayor ng Mindez. Felicidad Kimzon, Tribal Vice Mayor ng Tansa, Cavite. Ramil Galivo, Tribal Regional Environmental Defense Calabarzon Task Force Commander. Jose Batinga, Provincial Tribal Director, Cavite Social Welfare. Katuwang din sina Lamelia Bayad, Lodi Dimas at JBB Brazil Belaro. Ang kanilang karapatang advokasya ay ang pagkilala sa indigenous cultural communities, equal protection, freedom from discrimination, basic services, kababaihan, mga bata at kabataan. Mabuhay ang Maharlika. Narito po tayo ngayon na kapiling natin ang leader ng founding chairman global president. Founding chairman global president. Founding chairman global global president Raja Alaklan. At numero uno na supporter ng ating bagong pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. So, ano po ang mensahe natin sa pangulo at sa bayan? Mensahe ko lang sa mahal ng pangulo na sana ang mga tribu uhaw na uhaw sa pagmamahal ng isang pangulo sa kanyang mga katribuhan. Hiling lang po sana namin na magkaroon ng victory party. Karangalan po namin na magitampo na ihayag sa buong Pilipinas, ihayag sa buong mundo ang aming panalo ay panalo ng bayan, panalo ng Maharlika. Na magkaroon ng victory party na pangungunahan ng mga tribo na siyang magdagungdong ng panalo, pagbubunye at kagalakan na nagkaroon tayo ng presidenteng tunay na nagmamahal sa kanyang bayan, tunay na nagmamahal sa kanyang katribo, tunay na nagmamahal sa mga batas na para sa tribo, at tunay na mag-aruga sa tribo sa seguridad upang hindi na maapi at magkaroon ng katagumpayan sa buhay ang bawat tribo sa bansang Maharlika o bansang Pilipinas. Mabuhay ang Tribal Prime Minister! Kamay! Mabuhay ang Tribal Prime! Cellphone. Sa
Sports News Update. Moses Dominant Quest in Iloilo Swim Fest grabs a ticket to ASEAN School Games. Philippine National Junior Record Holder Micaela Jasmine Mosde dominated all her six events in the 2022 National Sports Competition held recently at the Iloilo Sports Complex. The Brent International School standout Mosde of Calabarzon region once again delivered another flawless campaign, garnering six gold medals in 400 meter IM, 100 meter butterfly, 200 meter butterfly, 50 meter butterfly, 200 meter IM, and 100 meter breaststroke. It was a perfect present for Mosde, who celebrated her 16th birthday in Iloilo last Tuesday. Her record peak was good enough to earn a spot in the national junior team,
seen action in the ASEAN Schools Games to be held in Cebu later this year. Micaela Jasmine said she is very happy to be back in the ASEAN School Games. A good chance for her to swim with the best of the Southeast Asian swimming again and give pride to the Philippines. So when did you start to start ever since po parang yung pagka-start ko lang po, pinapa international competition sa ako ganun. Kaya po doon po ako bumali. Kasi lagi ako pinapa-compete kasi madami experience na exposure. Your first major award, major competition? Siguro po masasabi ko is yung palaro po sa yung po talaga yung parang nakilala ko sa Pilipinas. So, yung po. Ilan medal na? So, local? Hindi ko na po. Hindi mo na, hindi ka na tayo. Sa international. Somebody who can love me, have my